kami ay bumabiyahe patungo sa palayan ni Mang Felipe, ramdam na namin ang hapdi ng init ng araw sa aming mga balat. Nang kami ay nakarating na, nasabi namin mahirap na talaga ang maging isang magsasaka. Magandang araw po, Sir Felipe. So, nandito po tayo ngayon sa palayan po ni Sir Felipe. Sir Felipe, ano po yung usually ginagawa niyo po dito sa inyong palayan? Yung unang-una po. First na opening ng bukiran, maglinis ng tilapid. Pagtabas. Pagkatapos ng tabas ng palayan, maglinis ng kanal ng daluyan ng tubig. Pagkatapos ng daluyan ng tubig, pagkamatubig na lang, rotovator sa door. Pagkatapos ng rotovator, magpuliklik ang tractor sa para sa pulangan. Pagkatapos ng pulangan, after 20 days, taniman na. Sir, maaari niyo po ba kami itin sa inyong palayan po para po pwede. Sir, napakainit po ng panahon ngayon. Sir, paano nyo po nakakayanan po na pumunta po dito araw-araw sa bukiran? Mag-check lang kung paano naman yung pilapil at saka paano naman yung yan ah. Yung matamaan yung mga kasama, no? Hawakan nung mabuti yung tabas. Na tayo doon sa pilapil sa gitna parang malinisan yung mga pilapil. Sige na tayo na dito. Doon, kukain nyo yung ano, tabi ng pilapil, ta itambak natin para sa ganun hindi kaagad malis yung tubig. Punta na tayo na doon sa apa kamu ya ya yang farmers oke doain mo ya oke tepusan sudah tayo kama natin anuin natin ha takipan natin dito kayo. Parang alam mo yung gagawin niyo pagka kayo eh. Sasaka. Ang sasabi na parang ano lang. Parang mga 100 years na.
Lolo, eh, kamusta naman yung kita nyo dito sa palayan nyo? Eh, nababalik pa ba yung kapital nyo dito sa pagsasaka nyo? Bumalik. Kung katulad ngayon sa amin, na maayos yung ani, saka maayos din yung presyo ng palayan. Pero kung pagdating ng ano, ito na wet season, medyo tagilid ang pagbabalik. Meron din bumalik pero tapat lang sa pagkain, saka gastos lang. Hindi katulad ngayon ng summer, okay din. Maayos yan, meron din meron ka rin may tatabi. Paano po nakaka-epekto yung init sa inyo pag relax mo lang yung sarili mo kung ganitong panahon na mainit, kasi kung hindi mo matyagahan ang init sa ganitong pasukan mo yung farmers, kailangan na i-relax mo lang sarili mo. Alam mo na napagod ka, pahinga muna. Kung meron kang pagsisilungan, doon ka mamahinga. Parang sa ganun, makuha mo rin ang gusto mo na lakas mo na naman. Hindi mo na naman balikan ang gawain mo sa bukiran. Ganun lang yun. Bilang isang magsasaka po, ano pong pinakamahirap sa inyong gawain? Lahat. Walang magaang na magsasaka. Lahat ang mahirap. Ang talagang kahirapan ng pagsasaka, ang ano mo, yung sakaan mo, kung hindi mo masyado ma-perfect ang ani. Pero okay lang kung meron lang mabalik ang anong at inyong punan, at saka may babalik na itatanim. Ganun lang yung kwan. Pero kung lahat ng hirap ng pagsasaka, ang bagyo na darating, yan ang pinakamabigat. Pero kung kapaguran, talaga lang yan. Tama lang yan. Magpapagod ka para sa ganun. Magawa mo yung magsaka ng bukiran. Ayun lang. Ayan! 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 Ay